Oh, kumbaga sa kumbaga yung bayad mo ganyan, tapos yung return mo gaganyan. Mga ganoon, no? Ganyan. Hello mga ka-Arki. Hi mga ka-Arki, nandito na naman tayo para sa isa na namang recorded video namin at sana magustuhan ninyo ang aming topic na handog para sa inyo. Oo, dahil gusto natin mga makabuluhan makabuluhan ang mga video. Okay, pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga usual na tinatanong, no? Sa mga live stream natin, pag sa mga consultation, ganyan, and sa mga usap-usapan din, ang tanong ang tanong, okay bang umutang para mag-invest? Kasi nga naman, ang stock market ngayon medyo mababa, di ba? So, gustong pumasok. Gustong pumasok. From last year, no? From last year, from the March of last year, ang stock market nga naman umakit ng isang tumataginting, no, na 50% at its height, no, bago bumababa nito. So parang pwede, at saka parang yung mga fund manager ang sinasabi nila there's no way to go but up. Yan, parang the worst is over. Bullish, so. Very bullish. So ano ba, Marion, ano tingin mo, okay ba na umutang, na sige utang ako kasi ngayon, maraming credit card ang tumatawag rin. Oh, sir, maybe you can get a credit card, convert to cash, tapos okay ng interest, di ba? Mga 0.5, 0.17. Tapos kapag in-annualize mo, mga lumalabas para mga 12, mga 10%, mga ganyan. So parang, ano ba, tingin mo, pwede ba yon? Nako, bago ko sagutin yan, ang una kong pumasok sa isip ko, i-check yung cash flow. Kasi utang is utang and mandatory yan, no? Hindi mo pwedeng takbuhan yan. Kung takbuhin mo man yan, masisira yung credibility mo, no? So una para sa akin is still the cash flow. And bakit ka pa uutang? Siguro dahil sa leverage. Pero kung kaya naman ng cash flow mo mag-peso cost averaging up to the savings na natitira sa'yo every month, diba? Yun na yung gamitin mo, diba? Na pang-invest. Bakit ka pa mag-uutang wherein you can use the available savings that you have, plus if you apply yung mga frugal lifestyle, diba? Mapapalaki mo yung savings mo, at yung savings na yon, yun ang pwede mong ilagay sa investment. Eh, ang sinabi kasi is, aba, kung ang stock market aakit pa ng X percent, tapos ang interest ganito lang, so kikita pa ako. Tama yan. Diba? Ima-minus nila, diba? Aakit ng 50%, diba? Eh, magkano lang interest dito? Mga 10%, 15, o sabi mong 20%, o kikita pa ako ng 30%, di ba? O sabi mo ng ganun. Tapos, bukod pa doon, pwede pang bumaba yung market. So, pwede ko pang i-peso ko, i-deploy ng paunti-unti yung aking nautang, di ba? Malaki-laki din naman yung yung balance ko sa credit card. So, why not? Why not? Why not? Paano kaya yon sa mga ka-Arki natin? Na pwede din naman, di ba? Pwede din naman. Pero siguro ako, dagdag dun sa nasabi ni Mario, no? Isipin natin mga ka-Arki na yung pangbayad sa ganyan, sa mga loan, sa mga credit card, ang bayad dyan is buwan-buwan. Di ba? Magbabayad ka dyan buwan-buwan. So, naka-ano yan? Sabi mo ang sinabi mo na loan mo is, sabi mo, for 1 year or 2 years, kasi tapos sinakto wala sa stock market, no, na end-to-end, parang bullish naman kasi may bakuna na, di ba? Tapos nagbubukas ng economy. So given your bullish, for example, if you have bullish sentiment for the next 2 years, tatapat mo yung loan mo na 2 taon din ang term. Kaya alam mga ka-Arki, ang con lang doon, ang downside lang doon, buwan-buwan kang magbabayad sa credit card mo or dun sa loan. Whereas, ang stock market, sigurado ka ba na buwan-buwan? Sigurado ka ba? Buwan-buwan. Exactly. Na buwan-buwan. Sigurado ka ba na aakit yan? Paano kung yung inutang mo, okay, tapos
for the next 2 or 3 months, eh biglang nag-lockdown na naman. Or halimbawa, sabihin natin na biglang, you know, any other economic news na hindi maganda, like dati, no, US-China trade war, eh paano kung bumaba? For the next 5 months or 6 months, paano kayo ngayon magbabayad? Kung nakatapat, okay, kung nakatapat, sakita mo sa stock market yung pangbayad mo sa loan. Ipit ka nun. Diba? Ipit sinasabi, ka nun. Oo, parang yung loan mo, locked in eh. Oh. Yes! Yung market volatility, hindi mo pwedeng i-lock in yan. Oo, kumbaga yung bayad mo, ganyan. Tapos yung return mo, gaganyan. Maganon. Eh, paano kung negative ka? Eh, paparin na ngayon, mga ka-argi, kung yung cash flow mo, kumbaga, ang inaasahan mo lang pangbayad is yung ano eh, yung kita mo sa stock market, tapos ipit-ipit ka pa dun sa loan mo, ay dun sa cash flow mo, no? So, ayun, no? So, dahil hindi natin mape-predict na every month positive ang market at yung pangbayad natin sa ating loan is fixed every month, then ayun, no? Hindi maganda na strategy to. O pwede naman, no, na at the end of 2 years, so pwede naman na kumita ka sa stock market at pwede naman na mas mataas pa yung kinita mo dun sa interest. Kaya lang, kung ang bayad mo sa loan is after 2 years pa din, pwede pa, di ba? Pero kung hindi ka magbabayad, tapos may mga buwan na negative ka, nako, hindi maganda yun. Medyo maiipit ka pa at mamomroblema ka pa, ka-Arki, kung ganun ang iyong strategy. Sir Renzi, paano kapag syempre yung PSEI is of course no very affected sa galaw ng Philippine government, yung sa vaccination dito sa Pilipinas. Oo, paano mga headwinds pa rin, mga ganyan, mga headwinds from abroad, ganyan, di ba? Sentiment. Oo. Paano pag sinabi ng ating mga ka-RKA, meron namang mga global funds na ang ganda-ganda ng mga returns. Doon ko na lang ilalagay yung pera ko. Pwede that's ba nilang right gawin yun? Uutang ako, tapos invest ko globally. Yan, para that's yung a very good risk question. Totoo yan. Kaya lang again mga ka-Argy, no, kung ang paglalagakan natin is stock market pa rin, whether local, whether global, again, alalahanin natin, for the near term, okay, for the near term, hindi ka sigurado sa stock market. Ano yung near term? 5 years or less. Okay? 5 years or less, hindi mo talaga ma-predict kung up or down ng stock market, whether local or global. Kasi dahil pwede mangyari, ayan, global financial crisis, recession, pandemic, US-China trade war, etc., etc. But for the long term, 10 years, pwede yun. Ayan, pwede yung stock market. Yun nga lang kasi, yung bayad mo sa loan versus the return sa stock market na marirealize mo after long term, 10 years, hindi siya match. Hindi siya match. Uh-oh. So, lugi ka for the meantime. So, no. Ano tayo dyan? Ink. X tayo kasi may dyan. Mga personal loan na 3 years lang, di ba? Tapos, and when you engage sa stock market, long term ka talaga. Long term talaga. So, yun mga ka-Arki, no? Yes, po pwede siyang mangyari. Po pwede siyang gawin. But it's a very, very, very risky strategy to say the least. So, ako hindi ko siya nire-recommend na gawin yun. At yan mga ka-Arki, sana nagustuhan ninyo ang aming video ngayon, usapang utang. Utang namin, utang nyo, utang natin lahat. So utang, ingat lang tayo pag uutang at gagamitin sa investment. Think twice before doing. Yes. Yan. So kung nagustuhan yung video natin na to, again, no, please subscribe to our YouTube channel. Hit that notification button para alam nyo kung kailan ulit may lalabas na bagong video na napaka malaman ulit. And see you next video, next week. Bye-bye. Bye-bye mga ka-RKA.